para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan niyong tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong kalagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Banatero, say walang makakaaman. Yan ang banatero, yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Banatero, say walang makakaaman. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, ang Banateros Worldwide. Kayo po ay nanonood dito sa SMNI. Magandang araw po sa inyo. Malupit na naman ang usapan itong pag-uusapan natin ngayon. Ako po si Banat Bay. Ako naman po si Coach Oli. At syempre, Boss Dada. Magandang gabi po. Nako, mainit itong ating pag-uusapan ngayon dahil itong nakaraang araw, di ba po, inaresto po si... Congressman Tebes dyan ho sa Timor-Leste. So alamin po natin kung ano ba talaga yung nangyari kasi alam naman natin, iba-iba kwento tungkol dyan eh. So ang ating guest ngayon, walang iba kundi ang kanyang abogado na si Attorney Topacio. Ayan, sige, naantay pa po natin. Oh, by the way, binabati po natin yung makeup artist. Yan ang pinakamalupit. Linawin lang po natin na wala siyang kinaugnayan doon sa makeup ko last week. Kaanong Tuesday. So, iba ho yun, ha? Ako po nag-makeup nun. So, maganda ang makeup mo ngayon. Maganda, panalo. Pero syempre, yung netizens natin ang sasabi kung maganda ba talaga ang makeup ni Banat Bay ngayon. Oo nga. So, press 1 kung maganda. Press 2 kung magandang maganda. Kasi na po mamili, ha? Basta magkomento lamang po kayo kung may katanungan kayo kay Attorney Topacio dahil babasahin natin yan para direkta nyong nakakausap si Attorney Topacio. So, inaantay lang po natin. So, yun na nga, di ba, nakita ko natin isang araw, mukhang, inano po, nagkaroon po ng paghuli kay Congressman Tebes. So, i-play muna natin ang video na to, bago po natin puntahan si Attorney Topacio. May i-play lang po tayong video at bibigyan natin po ito ng reaction. We cannot help but suspect that this is really politically related because in the past, wala naman nagpakita ng ganong interest si Senator Fontiveros po dito sa kaso. With due respect to her, wala naman yung pangalan niya noon. Hindi naman na ririnig namin na nagpa-follow up sa kaso na ito. Ngayon lang po na umiinit yung mga... kaso against Pastor Apollo Siquibuloy na bigla na lang nabuhay itong kaso na ito. Kaya nga, there are reasonable grounds to believe na yung pagbuhay ng kaso na ito ay may kaugnayan nga sa politika. Yun ang duda namin at parang sa tingin ko rin, parang may basihan din. Nung petition for review po, halos 4 years po, iyan, nakabinbin sa Department of Justice. And if you will follow Tatad versus Sandigan Bayan, in the Supreme Court there ruled that the accused has the right to speedy disposition of cases. Yung sa Tatad case, halos 3 taon lang ang delay ng kanyang preliminary investigation. Dito po sa Department of Justice, no, more than 3 years po siya nakabinbin doon, halos 4 years na po. Kaya nga, one of the grounds na isinite namin is the violation of our client's right to speedy disposition of cases. What is good for the gander should also be good for the goose. Kung may rights po yung complainant, may rights din po yung accused. Ayan. So, nakita naman po natin na at magbibigay lang tayo ng reaction tungkol dito sa issue na to. Ako, simple lang naman eh. Sa tingin ko, malaki talaga ang inggit ni Ontiveros kay Pastor Quibuloy. Kasi siguro dahil sinabi niya,
Naridinig naman natin na sinabi ni Pastor Kiboloy na siya ay appointed son. Hindi papatalo si Untiveros, di ba? So ngayon, appointed daughter siya. Eh, siya ho talaga ang ano, bumubuhay ng patay. Mantakin mo patay na ng 4 na taon yung kaso. Oo. Tapos binuhay niya ngayon, kakaiba. Pero ano ha, nakakatuwa. Dapat palakpakan natin yan si Untiveros dahil dyan, nagkaroon po ng negosyo yung mga vlogger. Di ba? Pinagpipiesta niya ng mga ensimada vlogger itong issue kay Untiveros. Di ba? Actually, ako rin eh. Tama po yung duda nyo, attorney, no? I agree with Banat Bay. Hindi ko maintindihan ito si Senator. With all due respect po, Senator, parang atat na atat siya kay Pastor. Hindi ko maintindihan. But definitely, we cannot blame the public. Karamihan po yan pong iniisip talaga eh. Talagang kaduda-duda yung timing na yan at politically motivated po yan. Ha? Hindi po natin sila pwedeng sisihin. Kasi tandaan po natin yung timing yan, very questionable. Nagsimula po yan kay Ka-Eric doon dito sa pag-iimbestiga sa kamera. Tapos, bigla-bigla. Eto, pasok Risa. Yung timing talagang ano eh, para sikilin. Naatat siguro, naatat kay, hindi ko alam, ba't sila naatat kay Pastor Kiboloy, no? Kaya, ewan ko, dahil tatandaan po natin, the accused has the right to speedy trial. Matagal na nabinbin, binuksan nyo ulit. Ano pang tawag dyan? Medyo ob-ob ka na lang kung hindi mo pa naiintindihan yan, di ba? Siguro maganda ano din natin sa itong ating guest ngayon na si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang araw po, sir. Nandiyan na po ba kayo? Ayan. Magandang araw, sir. Opo, magandang araw, Boss Oli. Magandang araw po. Boss Dada, Coach Oli at saka Banat Bay, ang taga-tugis ni Coco Martin. Uy, ako po, isang karangalang... sa karangalang maging panauhin sa inyong programa. Magandang araw po, sir. So, umpisa na natin, sir. Tanungin na po natin, ano na ho ba ang update doon kay Congressman Tevez? Diba, parang balita ko, pumunta po kayo ng Timor-Leste. May update na po ba kayo doon, sir? Opo, pumunta po ako sa Timor-Leste at tayo naman po ay tinanggap ng mainit doon ng Filipino community na sumusuporta po kay ating Congressman Arnie Tevez, pati po yung mga opisyales ng gobyerno roon na in an unofficial capacity ay tinanggap naman po ako. At ang napansin ko nga po roon, without having to attribute any statement to anyone, ay yung mga opisyal po roon ay naiinis po sila dito sa ating director ng NBI. Kasi daw po, bakit daw po kinu-quote ng ating direktor ng NBI yung kanilang pangulo, si President Ramos Horta? Kung meron daw pong statement na manggagaling sa kanilang pangulo, ang dapat daw ay nag-release doon ang kanilang media director bilang paggalang na rin sa mataas na katungkulan ni President Horta. Ano daw business ng isang opisyal ng pamahalaang Pilipinas na mag-release ng statement ng Pangulo ng Timor-Leste? Pangalawa, naiinis din sila dahil napaka-arugante daw po noong mga kawani ng NBI na pumunta roon, nakipagtalo pa sa kanila kasi gusto po right there and then i-turn over daw sa kanila yung kustudiya ni Congressman Tevez. Sabi nila, hindi po pwede. You have to be reminded that you are in Timor-Leste. May proseso po kami rito. Kaya chill lang po kayo dyan. Huwag nyo kaming sisiguan dito. Huwag kayong mangungulit dito. At bagamat kami ay isang maliit na bansa, may sovereignty po kami at kami po ang masusunod dito. So sir, parang ang dating po, itong ating NBI, mahilig sa Jollibee, no? Bida-bida. sa tingin ko lang naman, kasi syempre parang ang dating, kung dito okay lang na pasukan niya yung mga issue dito, pero doon parang siya pa ang nag-announce na nakipag-usap sa presidente. So nainis po ba ang gobyerno ng Timor-Leste dahil sa ginawa niyang yun? Nainis sila? Opo, ayaw na lang magpasabi kung sino, pero matataas na opisyal din po ito na nakapagpulong sa akin
dahil wala naman pong masama kung ang gobyerno ng Timor-Leste ay makipagpulong sa akin sapagkat meron po silang isang Pilipino na nasa custody. Kilala naman po nila na ako ang isa sa mga abogado rito sa Pilipinas at sila po ay ina-assure lamang nila ko na due process will be observed. Yung rights ng isang detention prisoner, hindi po akusado sa Timor-Leste. Si Congressman Arnie Teves, siya po ay kinustody lamang dahil sa request ng ating pamahalaan at dahil po doon sa protocol ng Interpol. So, at sinabi rin po sa akin nung mga nandoon na one month daw po before na nag-request ang Pilipinas at sinabing terorista nga daw si Congressman Teves, sila ay nabahala at sinurveillance sila si Congressman Teves. At nakita nila na wala pong ginagawang kahit anong aktividades na related sa terorismo si Congressman Teves. In fact, walang illegal na activity na ginagawa si Congressman Teves doon. As in fact, nung hinuli po siya, hindi po siya nagtatago. He's out in the open, nasa isang recreational facility po siya. Kaya nga, parang nakakapagtaka no, na terorista pero nag-golf pa. May panahon pang mag-golf, kung ano-ano pa ginagawa doon. Opo. Yes. Attorney Topacio, si Boss Dada po. Meron lang po akong yes, patungkol doon sa usaping terorista, ano, si Congressman, dating Congressman Arnie Teves. Ano po ba kung i-gauge niyo po ito pong Timor-Leste, ayon lang po sa inyong pagkakaintindi, malaki po ba yung chance na sila po ay naniniwala na ito si Congressman Arnie Teves ay talagang nagkakalat ng lagim dito sa Pilipinas? Ito pong designation ni Congressman Teves na isang terorista, ito po ay isang executive action. At in-expect na po natin ito. Sapagkat matagal na po naman namin sinasabi, December 2022 pa, na talagang tinutulig siya or pinepersecute na politically si Congressman Teves. At yun nga po, of course, katulad ng sinabi ko, sinurveillance nila sapagkat siyempre ayaw din naman nilang may terorista sa kanilang teritoryo at wala po silang nakita, sinabi po nila sa akin. Kaya nagtagal na rin po, matagal na pala nilang sinurveillance at sinasabi nila, walang terroristic activity, walang illegal activity at all. At alam niyo po, yung pamahalaan ng Timor-Leste, they're very heavy on yung mga ganyang false na bansag ng terorismo sapagkat doon po silang sila po ay nila ay nag-struggle para sa kanilang kasarinlan o kanilang independence ay yung kanila pong prime minister ay nakulong po yun at binansagan ding terorista yung si Sanana Gusmao ay kaya si Polio po ay allergic sila sa political persecution. At alam nyo po, marami rin po tayong kasama roon sapagkat di nyo na po naitatanong yung year 1999 hanggang magkaroon ng independence ang Timor-Leste. Ako po, kasama ng ibang mga kaibigan, ay very active po kami sa Free Timor Movement dito sa Pilipinas kung saan kami po ay nagre-raise noon through mga demonstrations, rallies, and symposia ng tunay na sitwasyon noon sa Timor-Leste na inaapin ng bansang Indonesia. Kaya marami po tayong kaibigan doon na ngayon ay nasa pamahalaan na po ng Timor-Leste. Kaya mainit po tayong tinanggap din doon. Mm-hmm. Naku, follow-up question naman po patungkol dyan sa kaninang binanggit nyo tungkol doon sa inasta or inasal ng ating mga operatiba dyan sa Timor-Leste. Sinasabi nyo po kasi na parang sa Timor-Leste, yung rule of law at yung independensya ng bawat ahensya ng gobyerno ay nasusunod. Sa tingin nyo po ba, nadala po ng mga operatiba natin dito sa Pilipinas yung kanilang ugali na kahit na wala pa namang due process. Yes, yung due process, hindi nasusunod. Wala pa namang kaso, hindi pa naman nagsisimula, pero parang sa kanila, guilty na. Ano pong masasabi nyo dito? Oo nga po, kasi nga, alam nyo, yung mga official dito sa atin ay feeling, katulad ng tagapagsalita ng DOJ natin, si Asik Mico Clavano, he's talking about na sa lalong madaling panahon daw, dadalhin na rito, deportation is the most expeditious process,
ipapa-deport daw nila, alam nyo po, hindi po ang masusunod dyan ay ang Pilipinas. Hindi masusunod kung anong gusto natin. Nasa proseso po ng Timor-Leste. At ayon po sa kanilang proseso, kung ikaw ay may red notice at ikaw man ay aarestuhin doon sa Timor-Leste, itignan po ng huwes. Meron po silang procedure doon kung papaano ikaw ay lilitisin, ibibigay yung mga ebidensya mo, at ang magdi-decide po ay ang judiciary, ang kanilang korte, kung anong gagawin po, whether mananatili si Ginoong Tevez sa Timor-Leste, siya ay ibabalik dito, etc. Ngunit ang nangyari nga po, kasi po sa konstitusyon ng Timor-Leste, katulad po sa atin, may separation of powers, hindi po dapat nangingialam ang executive katulad ng Pangulo doon po sa desisyon ng mga korte. At doon po sa sinabi ni Director De Lemos na kinote niya yung presidente na sa gusto daw ng presidente, di umano ha, na sa lalong madaling panahon ay ma-deport si Ginoong Tevez, yun po ay baka maka-impluensya doon sa judiciary, kaya medyo napikon po sila roon. Ha? Sa sinabing yun, sapagat improper po yun na iniimpluensyahan ng executive yung nandoon. Bukod pa nga doon sa sinabi ko na para namang binastos natin yung Pangulo na ang nag-release ng statement ng Pangulo ay Director ng NBI ng Pilipinas, Pangulo ng Timor-Leste yun. Baka akala nila, Torni, normal yung ganong klase ng mga gawain. Ano? Kasi nga dito mukhang ganun eh, parang pinakikialaman eh. Ng, kumbaga, imbis na sana may separation sa bawat ahensya natin, eh parang may nagkukumpas na isang tao lang eh. Hindi, attorney, hindi kaya parang hindi na ata uso sa Pilipinas ng due process ngayon. Napapansin ko lang. Yun nga po, kasi kita nyo ang ginawa nila, baliktarin nyo yung sitwasyon. Kung yung isang opisyal sa Timor-Leste ay nagsilita at nagsinabi niya sa media, nasabi ni Pangulong Marcos ganito, ganon, at tingin nyo matutuwa yung ating pamahalaan, pati tayo mga Pilipino, baka mainis. Ganon po naging sitwasyon doon eh, na napakasagwa po nang nangyari. Kasi masyadong pabibo itong ating mga opisyal eh, parang atat na mema eh. Katulad nung sinabi ni Mico Plavano, na nung sinabi namin, kasi yung isa pong abogado ni Congressman Tevez sa Timor-Leste ay isang recognized expert sa international law. At dati po ay nagtrabaho siya sa United Nations Commission on Human Rights. At sabi niya, meron daw balak kami. At in-explain niya sa akin nung nandun ako na idulog yung problema, yung paglabag sa mga karapatan ni Congressman Tevez sa United Nations Commission on Human Rights. Sabi ni Clavano, hindi daw nila kikilalanin yun. Eh hindi naman sila para kilalanin yun. Hindi naman sa DOJ idudulog eh. Sa United Nations Commission on Human Rights, hindi ba miyembro ang Pilipinas ng United Nations? Hindi ba signatory ang Pilipinas sa Universal Declaration of Human Rights? So anong pinagsasabi niyang hindi niya kikilalanin? Sino siya para sabihin na hindi kikilalanin ang pamahalaan? Eh miyembro tayo ng UN, signatory tayo sa Universal Declaration of Human Rights. So kasi mema eh, may masabi lang eh napapa-interview agad eh. Yun ang problema rin sa Pilipinas eh. Attorney, abogado po ba yon yung spokesperson ng DOJ? O kagagraduate lang nun? Baka pwede nyong mabigyan ng konting lesson kung magkaroon ng ano kayo, ng tutorial sa bahay? Eh actually nga, matagal ko nang inaanok yung si Sir Mico. Magandang lalaki naman siya. Oo nga eh. Baka mas bagay sa kanya eh, mag-artista na lamang at yun na magpo-produce ng unang pelikula niya. Oo nga eh. Kasi mas bagay palagay ko sa kanyang mag-artista kesa maging tagapagsalita ng DOJ. Pero bakit panay si Clavano ang nagsasalita ngayon? Eh, alam naman natin, noong mga nakaraang buwan, eh, madalas, kahit wala namang update, eh, panay ang papresko nung ating sekretary. Pero medyo missing in action yata yung sekretary natin ngayon. Meron ba kayong balita? Yun nga po. Wala po eh. Kasi dati, di ba, talagang lahat eh. Di ba, sinabi pa niya noon, inalerto pa niya yung mga kaibigan natin sa media na darating daw. Binigyan pa niya ng petsa na pabalik na daw si Congressman Tevez dito sa Pilipinas. So, daming nagbantay doon sa naiyak sa pagdating. May mga dumating pang pulis, NBI, wali eh. So, nawawala naman siya. Attorney Topacio, si Coach Oli po, no?
Sinabi nyo kanina na imbestigahan siya ng intelligence dyan sa Timor-Leste. No? So, is it safe to say na fake news po yung binabalita na involved sa terrorism si Kong Teves? Eh, palagay ko talaga. At yan nga po ay may question na po kami dyan. Yan po ay inapilan na namin sapagkat yung sinasabi po nilang Teves Terrorist Group, eh, nag-i-exist lang yun sa imahinasyon nitong Anti-Terrorism Council natin na alam naman natin ay mga members din ng executive. Yan ay mga directly under the control of Malacanang sapagkat ang mga miyembro niya, among others, ay yung executive secretary, si Remulio mismo, member siya noon. Yung DILG, National Defense. So, wala naman, there's no such thing. Unlike yung CPP, yan, alam na, talaga natin, may grupong Communist Party of the Philippines, may National Democratic Front, di ba? Alam natin, terrorist organization yan, mulat sa pool. Yung Teves Terrorist Group, saan nangyari yun? Eh, hinugot lang po sa puwet nila yun eh. Eh, sila palo, dapat ang tanggalan ng prangkisa, hindi SMNI. Sila yung fake news. Di ba? But anyway... Eh, wala pa lang... hindi pa naman po tanggalan ng prangkisa eh. House bill pa lang naman yun eh. Ayun, ay iakyat pa for the concurrence of the Senate. So, matagal na proseso pa rin po yun. So, they should not gloat kasi first step pa lamang po yun. Tingnan natin sa Senado. Kung yun ay rubber stamp din ng Malacanang. Palagi ko na may hindi. Actually, alam niyo, Attorney Topacio, medyo nalulungkot ako tungkol dito sa anti-terror law dahil sinuportahan ito ng karamihan ng mga Duterte supporter nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya lang parang nababuyo ngayon itong anti-terror law natin dahil dito sa sekretary natin na parang hindi ata, ano, hindi ho ata masyadong na-inform. Kasi sa totoo lang, ha, ang dami yung terorista sa loob ng kamera. Ang dineclare pa si Kong Teves na sumasayaw lang buduts. Minsan tuloy na, alam nyo, ito, Attorney Topacio, ha, sa susunod na rally, wag ko kayo magtatatalon, magsasasayaw. Baka mamaya, tawagin na rin kayong terorista. Ganun nung atang basihan nila ng terorista eh. Eh, yun nga, natatakot nga ako kasi pareho kami ni Congressman Teves, boxer shorts din ang sinusuot namin eh. Carson skinny din ang ginagamit ko eh. Parehas tayo. Attorney, meron pong napakarami na nanonood sa atin ngayon sa YouTube. Meron pong mga questions yung ating mga netizen. Ano? Sabi nila Arnie Covero, na baka mamaya sa mga pinaggagawa nitong mga ahensya natin, no, operatiba natin dito sa Pilipinas, eh lalo pang ma-approve yung asylum na yun. Ina-apply ni Congressman Arnie Teves. Ay, opo, alam nyo, isa pang fake news yan na sinabi ni Ginoong Clavano na hindi na daw obstacle yung pagkakaroon ng political asylum. Natatandaan nyo, yung parang Zoom interview pa, yung napakalabit yung mukha ni Director De Lemos sa camera. Sabi niya, wala kaming pakialam dyan sa political asylum. Basta kami, deportation. Ha? Eh, hindi yata niya alam na maraming klaseng paghiling ng political asylum sa Timor-Leste. At sa international law po, yan ay isang kilalang paraan kung isang tao na pinapersecute, inaapi at tinutuligsa sa kanyang sariling bayan ay humingi ng saklolo sa ibang gobyerno. Hindi lamang po yan judicial, yan po ay isang executive prerogative din. So, wag po nilang sabihin walang political asylum, everything is on the table. Insofar as itong si Congressman Teves is concerned, at sabi nga po ng isang abogado ni Ginoong Teves sa akin na dating prosecutor general ng Timor-Leste at may doctorate ha, sa criminal law sa Timor-Leste na yung ginawa nila, akala nila nakascore sila noon, kinansel nila yung passport. Sabi niya, mas mahihirapan kami ngayon i-deport ito kasi walang travel documents ito eh. Yung sinasabi ni Mico Clavano na undocumented alien dapat i-deport, yun po ay nag-a-apply sa isang tao na pumasok sa isang bansa illegally in the first place. Pagkatapos nahuli, wala siyang dokumento. You have to remember that Congressman Teves entered Timor-Leste legally and then he sought political asylum. So hindi po applicable yan. Kaya Utoy, basa-basa lang ng konti pag may time please ha? Tara, hindi nakakahiya yung pinagsasabi mo.
Atty. Topacio, shout out sa iyo ha. Sino man yung utoy na yon. Pero alam niyo Atty. Topacio, itong si Clavano masyadong bagito he wants to play with the big boys. Konting ensayo pa. Kami ay major league na, nasa little league ka pa lang So medyo konting practice pa utoy. Marami pang bigas nakakainin ano? Mahal ang bigas. Pahirap ko kainin yun. Napakamahal. Pero sundan ko ito, may tanong lang ako, Atty. Topacio. No? Ito yung sinasabi mo kanina, tama po ba yung pagkakarinig ko na sabi nyo ay mayroon tayong team na pumunta ron? Tama po ba yung mga NBI agents na Opo. Bully at pasigaw-sigaw? Tama po ba yun? Opo, nainis nga po sila. Ngayon, umatras sila. Ito yung mga recent pronouncements nila. Hindi ako nagsasabi ng totoo. Bigla silang bumwelta. Noong una, pumunta sila roon, kukunin na daw nila, iuwi na daw nila si Kong Tevez. Then, after a few days na nakauwi sila, nabahag yung buntot nila kasi hindi nila nakuha yung gusto nila roon. Sabi nila, hihintayin daw yung proseso ng Timor-Leste. Sila naman daw ay pumunta roon, hindi para kunin si Congressman Tevez, para i-confirm lamang kung siya ngayon, etc. Alam niyo po, may embahada po tayo roon sa Dili, doon sa capital ng Timor-Leste. Alam niyo po, katungkulan ng ating konsul ng Pilipinas, na kapag kahit sinong Pilipinong naaaresto sa ibang bansa, regardless of status of political affiliation, pupuntahan mo yon at titingnan mo yung kanyang kalagayan at itatanong mo sa kanya kung anong maitutulong mo sa kanya sapagat siya ay nakapiit. Hindi na po kailangan magpadala ng isang team doon para i-confirm. Kasi may consulate na po tayo doon. Nagsayang lang ng pera ang ating gobyerno sa pagpapapunta sa kanila roon. Yung confirmation lamang. Oo. So, boladas yun eh. Sayang sa pera, yung no? Yung sinasabi nilang, oo. Ito, pwede ator... naman silang tumawag sa embassy. Kaya oo. Pero, Atty. Topacio, kanino kayang pakana yun? Kasi napahiya sila doon eh. Nung pagpunta, tama po. Sino may pakana nun? Ewan ko kung sino eh. Ang NBI directly under the orders of the Department of Justice. Yan ang organizational chart yan eh. So may masyadong atat dyan na nung nahuli si Congressman Tevez, sinabi, uy, pumunta na kayo nun, iuwi nyo na rito. At gawin natin parang trophy. Kaya medyo napahiya sila nung hindi nila naiuwi agad. Kasi may deportation silang sinasabi, may ganito, may ganon. Hindi nila pinag-aralan kung ano yung ibig sabihin ng red notice ng Interpol. May sinasabi kasi silang international warrant of arrest. Wala pong ganon. There's no such animal in the legal lexicon. Ang mangyayari lamang kung may red notice, sasabihin mo lang, halimbawa, itong pagkakataon ito sa Timor-Leste, nandun yung isang subject ng international ng warrant ng Pilipinas. Nandyan po ito, wanted to sa Pilipinas, meron itong warrant. Baka pwedeng paki-aresto. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong gawin. Kasi ang warrant po ng Pilipinas effective lamang within the territorial jurisdiction of the Philippine government. Wala pong extraterritoriality yan. Mm-hmm. Ito po, mayroon pa pong isang comment galing sa ating mga netizen. Ano, na sana daw sa susunod, galing to kay June Bug, sana daw sa susunod na ma-interview din natin si Congressman Arnie Tevez. Ngayon, ang tanong ko po kasi, kung halimbawa po, hindi po mapauwi si Congressman Tevez, ano po, lumipas na yung ilang days po ba yung 40 days po ba yung kanilang proseso. So kung halimbawa hindi mapauwi si Congressman Arnie Tevez, siya po ba ay pwede pang makausap katulad nitong request ng ating mga netizen na ma-interview? O kasi marami yatang mga media groups ang natatakot na interviewin gawa ng siyempre alam naman natin siya ay dineklara ng terorista. So sa tingin niyo po, pwede po ba 'yon in the future kung sakaling maging maganda ang resulta nito para kay Congressman Arnie Tevez? Pwede po kasi we have to remember, wala pong nilabag na batas si Congressman Tevez sa Timor-Leste. Wala siyang warrant, wala siyang accusation. Kaya po, etong kanyang pagkapiit ay because lamang nag-request ang ating pamahalaan. Ngayon, kung tapos na po yung period at walang ang court ay mag-decide na hindi siya dapat i-continue in detention at wala namang reason kung bakit siya ay detained, ay pakakawalan po siya.
At kung siya ay bibigyan ng safe refuge or ipoproseso pa yung kanyang request for political asylum, eh hahayaan po siyang malaya roon sapagkat ang report naman po ng mga authorities doon ay wala namang terroristic acts, walang illegal activities na ginagawa si Congressman Tevez. Attorney Topacio, ito... Ako pa po sasama sa inyo. Ay. Sasamahan ko kayo. Pagka napalaya na, pwede nang interviewin. Pwede tayo mag-golf doon, ano, Attorney? Attorney, ito question lang. Ay, masamang lang. Yung hirit na naman ni Utoy na Quezon daw yung pagkansila ng passport, yun ang dahilan ng deportation. Pwede daw i-deport dahil sa kinansila yung passport. Tama po ba yung ganong klaseng pananaw? Yun nga po ang aking in-explain. Alam nyo, yung concept ng undocumented alien ay ayun pong isang tao na pumasok sa isang bansa nang walang pahintulot. Katulad ng nangyayari sa Amerika po, yung mga Mexicans, di ba? Tumatawid dun sa Rio Grande, dun sa border. Wala silang visa, wala silang dokumento, ni walang passport yung iba. Kapag sila ay nahuhuli, subject to deportation po sila sapagkat nga sila po ay undocumented. Ang pagpasok po nila ay illegal. They're not supposed to be there. Now, ang sitwasyon po ni Congressman Tevez ay legal siyang pumasok sa Timor-Leste. Siya ay pumunta roon, nagpresenta siya ng passport, lumusot siya sa immigration, etc., etc. At kaya lamang siya nabitin ay dahil nga po ay may request tayo. Now, with respect to the cancellation of passport, alam niyo po, ay hindi naman automatic na i-deport kayo sapagkat you are there legally. Kaya nga po, pinalakas pa nila yung kaso for political asylum sapagkat na pinakikita nila na talagang ginigipit nila si Congressman Tevez. So mas lalong na ano, lalo pang lumakas yung dahil sa ginagawa nilang pagiging arrogante ng ating gobyerno. Lalo pang, sa tingin nyo ba magkakaroon ng chance itong political asylum ngayon? Well, ayoko pong pangunahan eh. Ayoko namang gayahin yung ating mga official dito na sila nang nagsasalita para sa pamahalatan Timor-Leste. At titignan po namin, basta I assure you na yung team po ni Congressman Tevez doon ay mga galing na abogado, may isang dating Minister of Justice, may isang Prosecutor General, at may dalawang dalubhasa po sa batas doon sa Timor-Leste na sila po isang matagal na law office doon na talagang mga political cases po ang kanilang specialty doon sa Timor-Leste, especially cases of political asylum. Balita ko nga, Attorney Topacio, bukod sa ating NBI, meron pa daw gustong bumisita doon para personal na magpa-selfie, no? Magpa-selfie yata kay Congressman Arnie Tevez. Ano bang balita niyo ron? Sinabi na po direkta. Hindi po, sinabi na po direkta sa akin ng mga opisyal doon na ang pwede lamang dumalaw kay Congressman Tevez ay of course yung mga abogado niya at yung ibang mga tao na kung hindi man niya abogado ay personal na kanyang inilagay sa isang listahan at background investigation muna ng kanilang prison authorities. Kung ayaw po ni Congressman Tevez at wala namang kinalaman kay Congressman Tevez yon at ang gusto lamang gawin ay para hiyain siya o pagtawanan siya, hindi po nila papayagan yon sapagkat sila po mismo. Ang experience po, alam niyo po yung marami sa official ng gobyerno rito sa Timor-Leste, yun yung mga nakulong at pagka sila ay nakipagbarilan talaga sa mga Indonesians, sila ay kinulong, hiniya, tinorture, etc. Kaya ayaw po nilang nangyayari yun sa mga prisoners ngayon because based on their historical experience, talagang sila ay naging colony dati at pagkatapos i-invade ng Indonesia. So ayaw po nilang mangyari yun sa mga prisoner nila na hinihiya o inaalipusta. Attorney Topacio, congratulations nga pala. Napanood ko yung pelikula mo sa Netflix. Napakaganda. Galing nyo palang umarte. Ay, maraming salamat po. Extra lang po tayo ron. Nakatipid lang tayo 2,000 piso. Sayang din yun. kami po walang bayad. Pwede. Po kami mag-artista. Pwede po sapagkat alam nyo, ginagawa na po namin, pre-production na po namin yung The Gringo o Nasan Story. Oy!
Nako, pwede yan. Pwede si Boss Dada, no? Uh-huh. Magaling naman siguro yung mga makeup artist nyo doon, ano? Kasi galing ng makeup artist pwede, dito sa SMN, ay. Yung mga barateros, pwedeng mga rebel soldiers doon. Uy, ay, batay tayo dyan. Attorney, maiba tayo konti, no? Konti lang naman, ha? Opo. Kasi laging tinatanong po ito sa channel ko na kailangan natin ng numero sa Senado. Eh, matutulungan nyo po ba kami na ma-convince si Kong Tebes na tumakbo sa 2025 bilang senador? May pag-asa po kaya yan? Eh, sana. Alam nyo nga po, ito ay untold story ito, no? Mm. Talaga pong yan ang balak niya talaga. Kaya alam nyo po, noong pinatay si Governor Degamo, tumawag ako sa kanya. That was 3 months or 4 months after na nakakuha na kami ng intel at ito'y pinablicize na namin na siya ay re-ready ng kanyang mga propiedades, yung kanyang mga properties at tatamda ng granada at mga baril na nangyari nga. The minute I got an alert doon sa aking phone na pinatay si Degamo, tinawagan ko siya, nasa Estados Unidos siya noon. Sabi ko, boss, ito ay mag-ready ka at ibibintang ito sa iyo. Sabi niya, bakit ko papatayin yan? Anong kinalaman ko dyan? Eh, unang-una, ito niyo ha. Hindi na, alam niyo, hindi naman tanga tong si Congressman Tebes, matalinong tao to. Tapos na po ang term ni Governor Degamo. Hindi na siya makaka-run for re-election sa 2025. So, wala nang mabigat na kalaban si Governor Pride. Plus, sabi nga niya, nililigawan ko nga yung boto niya kasi ako mag-senador. Bakit siya ka papatay kung ikaw ang balak mo ay mag-senador? Why would you jeopardize your candidacy? Kasi ang sabi niya, nahuhuli na daw yung Negros region sa development kasi ang tagal na since there was a senator from that region at yun nga yung lolo niyang si Senator Tebes. So it's about time na magkaroon ulit ng senador sa nanggagaling sa Negros region. Hindi naman pwede si Wenag Wanson. Hindi naman mananalo yun. Naku! So, yun. Yung love team niyo yun, ha? Anyway, Attorney Topacio, so sinasabi niyo ho dito na may plano pala talagang tumakbo si Congressman Tebes. Opo. Kaya, hindi kaya ginamit yung issue nung Degamo para masira na kagad siya sa publiko? Hindi kaya imposible yun? Opo, maari po. Kasi talagang nire-raise niya yung profile. Yeah, kung nakikita niyo, meron siyang show, yung LOL, di ba, sa Channel 5. Hmm. Meron siyang Facebook page kung saan nagbibigay siya ng advice, ha? Nagpapatawa siya, nagbibigay siya ng mga parang raffle-raffle na maliliit. Nire-raise talaga niya yung profile niya. At nasabi na niya sa akin yan long before that he planned to run for the Senate. In fact, nagpapagawa siya ng pelikula sa akin. Yun yung The Arnie Tevez story naman na hindi na nga natuloy kasi napapunta nga siya sa Timor-Leste. Nagka-Leste-Leste na nga ang sitwasyon. So hindi na natuloy. Eh, konektado po dyan yung supposedly gaganapin na yung eleksyon. Kasi nga, di ba, nabakante yung kanyang distrito, no? So, supposedly, gagastos ang gobyerno para mag-elect ulit ng congressman dyan sa distrito niya. Eh, nung malaman na tatakbo itong si Pride Henry Tevez, biglang inatras yung eleksyon at wala na. Caretaker na lang daw ulit. Wala yung, na. Ano, oo. Si Tambi. Oo. Tsaka, ang caretaker dyan eh. Oo. Attorney, maganda yung punto nyo dun, ha, na hindi alam ng taong bayan yun, yung last term na pala ni Governor Degamo. So hindi talaga siya ang last term na niya. So ibig sabihin talagang hindi niya kailangan mawala na yun. Eh baka naman merong ibang gustong pumalit at maging bayani doon. Alam naman natin pag namatayan, nagiging marami. Bayani. Opo. Uso yan eh, uso yan. Yung di ba natatandaan nyo, yung administrasyon bago si Pangulong Duterte. Namatay yung nanay. Ibinoto ng tao. So parang sa Pilipinas yata, ganyan namatay. Isa din, namatay yung asawa, naging vice president. Mamatindi ah. Naku po, matay tayo dyan. May trending pala yan. Hindi kaya ano, yung gusto magpa-picture kay Kong, yun ang gustong maging susunod na governor.
Eh, yan eh, talagang necropolitics yan eh. Pero sa ginagawa niya, eh baka hindi siya maging bayani. Baka bayani ang mangyari sa kanya, katatawanan. Kasi I don't think nagkakaroon ng simpatiya para sa kanya. But well, whatever it is, alam niyo po, eh obvious to obvious naman na walang motibo si Congressman Teves, walang mapapala si Congressman Teves na ipapatay si Governor De Gamo. In fact, eh, dapat nga hindi mamatay yun. Kasi nga, nakikita nyo, di medyo tumaas yung profile ni Mayor Janis. Eh, kailangan pa ba namang mangyari yun? At alam niya ni Congressman Teves, kaya hindi niya gagawin yan. Kapag napakatalinong tao ni Congressman Teves, alam niya ang pasikot-sikot ng politika dyan sa kanyang lugar. Ako, attorney, hindi po ako abogado, pero di ba sa criminal law, napaka-importante ng motive eh. Kung ano ang motibo. Yes, oo, mismo. Sa pagpatay. So, may motive po ba? Hindi na exhaust talaga eh. Hindi na exhaust lahat nung ano, nung motibo. Nag-stop na sila kaagad doon sa motibo na political. Kasi kung politika, malabo din yata dahil hindi naman congressman ang papalit sa gobernador kung sakaling mawawala siya. At isa pa, may comment yung ating ano, yung ating netizen kanina na ano pa daw po ba ang nagli-link kay Congressman Arnie Teves dito sa murder case sa mga De Gamo. Kasi hindi ho ba eh, nag-recant na yung 10 pangunahing kanilang testigo daw. So ano pa ba yung mga ano pa ba yung kanilang mga ebidensya na nagli-link pa kay Congressman Arnie? Kasi kung nagmatras na yung 10, eh hindi ba yung kanilang unang statement, yun lang naman ang nagli-link eh kay ano eh kay Teves dito sa kaso. Totoo po, kasi alam niyo po, under normal circumstances, ha, mga banateros, kung nangyari yon at hindi biased, ha, hindi prejudice ang Department of Justice at lahat ng testigo po laban sa isang tao ay nag-recant, eh dapat yan dismiss na eh, yung kaso against Congressman Teves. Kaya lang, abnormal talaga ang sitwasyon ngayon sa DOJ. At then, ito pa ang nakakatawa, ine-explain pa nila. Sinasabi nila na ayon daw sa Korte Suprema, ang recantation ay hindi matibay. Mali po yung sinasabi nila. Ang sinasabi ng Korte Suprema na recantation na hindi matibay ay yung isang witness na nagturo sa isang mastermind. Siya ay hinarap sa korte bilang testigo. Siya ay kinross-examine. Tapos na ang kanyang testimonya. And then later on, inatras niya. Yun ang hindi pinaniniwalaan ng korte. Ito po, iba ang sitwasyon nito. This is an extrajudicial recantation. Ito ay wala pa sa korte. Ito ay nagturo kay Congressman Teves noong ang kanilang abogado ay hindi talagang kanilang napili. Ibinigay lamang ng NBI sa kanila kung sinong abogado. Nung sila ay nagkaroon na ng pagkakataon na magkaroon ng kanilang sariling abogado, they lost no time in recanting. Inatras po nila yung kanilang testimonya. Yung kanilang testimonya ay sinumpa nila sa harap ng prosecutor. Nonetheless, yung prosecutor, sinabi pa rin may probable cause. So, eh, talagang abnormal po ang desisyon na yon. Attorney, mabalik tayo dun sa usapan dito sa Timor-Leste, no? Eh, sabi nila, babalik daw po sila doon para sunduin si Kong Teves. Makakabalik pa po kaya sila doon? Eh, ayoko magsalita, no? Kasi for all we know, maaring i-repatriate si Congressman Teves. Pero yung sinasabi nilang agad-agad, eh hindi po mangyayari yon. They'll have to wait for the process. Ang hindi ko nga po maintindihan din sa ating DOJ, na nasa ilalim ng DOJ at NBI, bakit ba sila fixated kay Congressman Teves? Ang dami-dami namang mga ibang krimen na dapat isolve, mga sa droga, smuggling, etc. Ito pa, baka nakakalimutan ng iba, hindi po ito nabibigyan sa mainstream media ng publicity. Number one, meron pong lumitaw na isang testigo na nagsasabing si Mayor Fritz ang mastermind. Anong sinabi ni
Ano sinabi ni Secretary Rimuya? Wala yan. Gawa-gawa lang yan ng mga ng kampo ni Tevez. Eh, sa ibang bansa po, titignan yon. All angles should be explored para malaman yung katotohanan. Number two, baka hindi po alam ng mga taong bayan to. Yung dalawa pong co-accused ni Congressman Tevez na nagrekan doon sa illegal possession case, sila po ay binigyan ng pagkakataon na mag-bail ng hukuman, notwithstanding the fact that illegal possession of firearm of explosives ay hindi bailable as a matter of right. Anong ibig sabihin? Evidence of guilt is weak. Ha? Kanya, unti-unti na po nagko-collapse yung kaso ng gobyerno. Kahit kaso, hindi nabibigyan ng publicity. Hindi alam ng taong bayan. Ang laging inuulit-ulit nila, si Congressman Tevez ang mastermind, may 10 testigong nagtuturo sa kanya. Hindi na po totoo yun. Si Mayor Pritz, yung po yung ano, di ba, si Ferrari Boy? Tama po ba? Opo, yun. Pero anong ginawa ng DOJ? Wala yan. Ni hindi man nila nakausap, ni hindi man nila inimbestigahan, binaliwala na lang nila. Eh paano ko nagsasabi ng totoo yung tao? Eh di nakawala yung tunay na salarin. Hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi niya. Ang sinasabi ko lang, what if yun nga ang tunay na testigo? Eh bakit hindi mo explore yung possibility? Ang tunay na nag-iimbestiga ng krimen na gustong mahuli yung tunay na gumawa ng krimen, lahat po ng posibilidad, titingnan yan. May posibilidad pa na dahil daw sa utang yung Governor Degamo sa isang Chinese businessman, hindi din nila in-explore yan. Meron pang isang angulo na maaari daw tungkol sa mga komunista, hindi rin nila na-explore yan. Basta, May 4 nangyari, May 4, 2023 nangyari yung pagpatay kay Governor Degamo. Hindi pa nag-umpisa yung preliminary investigation, sinasabi na ng ating gobyerno, si Tevez, si Congressman Tevez ang may kasalanan yan. Anong klaseng investigasyon yun? So, ang ginawa nila, reverse. Oo. Meron na silang suspect, lahat ng ebidensya, pinagkasya nila to fit that suspect. It should be the other way around. Attorney, ito madalas tanong sa akin eh. Kasi hindi naman po tayo abogado, no? Eh pwede po ba daw balikan kung meron pang abusong ginawa kay Kong Tevez? Pwede ba rin silang kasuhan? Pwede naman po. Pero ang emphasis po namin kasi ngayon ay makilahok dito sa mga proceedings para mapakita namin na walang kasalanan si Congressman Tevez. Kasi ang nangyayari po kasi rito, reverse na nga eh. Yung sinasabi niyong karapatan, tama yan eh. Reverse na yung sitwasyon eh. Nawala na yung presumption of innocence. Presume guilty na agad. Hindi pa man lang nag-iumpisa yung investigasyon. Siya na yung guilty. Ibino mo sasabihin ng Secretary of Justice, ang mastermind yan ay si Tevez. Anong mararamdaman noong nag-iimbestiga na prosecutor na under sa kanya? Yun ba ko kontra? Siyempre magsinabi nung walang kasalanan si Tevez, mapapahiya yung kanyang boss. E paano na yung karir niya? Yan ang sinasabi kong kalokohan dito sa investigasyon na to. This is not a real investigation. Kangaroo court po yung nangyari sa Department of Justice. Ayun. Maraming salamat po, Atty. Topacio. Meron po ba ako kayong gustong idagdag? Mensahe po kay Utoy o mensahe po dun sa sekretaring parang hindi na natin nahahagilap? Pati na rin. Baka meron siyang mensahe tungkol dun sa obsessed kay okay. Kong Tevez na yung gusto obsessed. Yata magpa-selfie. Hindi ba kayo na ano dun, di-distract dun sa off-shoulder ni Madam? Yung ano doon, yung asawa ni... Kasi lagi naka-off-shoulder eh, nakaka-pan-distract eh, parang ganun eh. Hindi, baka mainit lang. Mensahe po? Sige po. Aking lang mensahe sa pamahalang ito, lahat po ng opisyal ng ating gobyerno, nung sumumpa po kayo mula sa presidente, sa inyong gabinete, sa mga ibang opisyal pa, you swore to uphold the Constitution and the laws of the Republic. At kasama po sa ating salikang batas yung due process, presumption of innocence, the right against self-incrimination, etc., etc.
na nasa Bill of Rights. Wala po kaming hinihinging special favor sa inyo, porque congressman o whatever, ang nais lang po namin, ipatupad nyo yung nasa sa konstitusyon at sa ating bansa, sa ating mga batas, without fear or favor. We ask for nothing more, but we will settle for nothing less. Ayan, maraming salamat po, Atty. Topacio. Huwag po muna kayong aalis. Magbe-break po muna tayo. At babalik ang Banateros Brothers SMNI. Kalma lang, kalma. Kalma. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Woo! Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahi arrahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum po. Pagbati po sa aking mga kaibigan na Banateros. Si Banatbay, Coach Oli at Boss Dada. Sa inyo pong bagong show. Ito po ang magiging boses ng mga ordinaryong Pilipino. Boses na walang itatago, boses na totoo. Kaya mga kababayan, abangan po ninyo tuwing Martes at Huwebes mula po alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, simula po sa 2 ng Abril, Banateros. Mabuhay po kayo. Congratulations, Banateros, sa new show niyo sa SMNI. Mabuhay kayo. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At eto na nga, nagbabalik ang Banateros. Kumpitin talaga tayo sa oras, mga bossing. Pero syempre, hindi naman tayo pwedeng magtatapos nang hindi natin nabibigyan ng boses yung ating mga netizens. Kaya magbabasa tayo ng mga comments. Ayan, sabi ni Jay Guevara TV. Naku po, Mike Abe, matay tayo dyan. Sino yun? Musta? Dati ikaw ang andyan, ngayon na. Wala na. Eh, ayoko na! Tayo dyan. Eh, baka naman mag-walk out ka niyan, ha? Oo nga. Oo, oh, eh, kasi ganun talaga dito, eh. Bawal dito ang mahina. Bawal dito ang matampuhin. At bawal din ang mayabang. At diba? Bawal ang mayabang. Naku po. Mahirap yung mas mayabang ka pa kaysa dun sa may-ari nung, ano, nung istasyon, ano? Ay, pabira naman. Hindi, talaga nunan. Ay, talaga, oh. Ayan, galing naman kay John Ryan Buencamino. Oo, sabi ni John Ryan Buencamino, wala na daw due process. Puro publicity na lang daw ang nangyayari dito sa Pilipinas. Ayan. So, ano masasabi mo dyan? Totoo bang sa tingin ano yun, mo, eh? Puro publicity na lang? Sunod-sunod yan. Puro nawawala na yung due process. Tatandaan po natin, an accused is considered innocent until proven guilty. Ah, inosente po yan, wag po tayo mapanghusga. Kaya nawawala due process, eh. Sabi naman ni Lea Conchada, masyado kasing mayabang ang ibang empleyado na nasa gobyerno. Feeling magaling, wala naman alam sa tunay na batas. Well, yan ang kaibahan, ano? Nung panahon ni PRRD. Nung panahon ni PRRD, sinasabihan niya pa yung mga tao na kapag may mga kawaning ng gobyerno na lumalabis sa kanilang dapat na tinatrabaho, eh, sampalin mo, natatandaan mo yun, Banat, nung sinabi ni PRRD yan. Eh kung ngayon siguro, dami ko na nasampal, no? Hindi. Lalo na sa, ayoko na magsalita, pero kung ngayon yun, sinabi ng Pangulo, ay lalapitan ko talaga, lulusubing ko yung parang si Coco Martin. Ano ahensya ng gobyerno ang pagsasampalin mo? Wag. Baka mamaya tumawag na naman yun. Sabihin na naman nila, i-contempt na yung Banateros na yan, ha? At masyadong bibig, puro mga pasmado. Oh, ito, meron tayong babasahin. Oh, nakaka-proud ka, bay.
Tanda ko 2018, 2019, madilim pa ang set mo. O ngayon, maliwanag na ang makeup mo. Ay, di, wala pala nun. Wala nun. Ano masasabi mo dyan, Banat Bay? Masasabi ko lang parang gusto ko dito mag-live. Pogi ko dito, yun. Pambira yung ilaw dito, iba eh, no? Eh, batiin mo naman yung makeup artist. Oo, si Mike. Hindi, actually, lilinawin ko lang, ha. Hindi po si Mike ang nag-makeup noong last time. Ako po yun, nag-tutorial ako sa video ko, nag-vlog ako. Tapos nung nakita kong pangit, pinabura ko sa kanya, wala din, di rin nabura. Makapit pala yung makeup na binili ko. Ayun nga, eto ha, pag gusto nyo pong may ma-interview pa natin o i-guest dito, i-comment nyo rin. Diba? Para at least tandaan ninyo, ang Banateros na programa ay para to sa lahat. Kung ano ho ang inyong suggestion, kung sino ang gusto nyo i-guest natin, i-guest natin. Pag ayaw pumayag, banata natin. Mm-hmm. Diba? Biro lang talaga. Po, biro lang. Pero syempre, kahit na hindi naman puros mga taga-administrasyon or yung mga masasama, dating mga taga-administrasyon yung ating pwedeng kausapin dito. Well, kung gusto rin magpahayag noong mga nasa gobyerno ngayon, noong kanilang saloobin, sa palatuntunan ng Banateros dito sa SMNI, welcome po kayo, mag-message lang po kayo sa SMNI para magawan po natin ang paraan yan, mag-usap-usap tayo rito. Walang pipiliin, lahat kausapin natin. Eto naman, bago tayo magtapos, no? Kanina nagtanong ako kung ano mga gusto nyo i-discuss. Etong binabanggit nila, paalala nyo lang sa gobyerno, saan na daw napunta yung Maharlika fans? Nako! Eto raw, pangalawa, open the books. Baka nakakalibo tayo, ha? Yan talagang issue ngayon sa bansang Pilipinas. Hoy, buksan nyo yung mga gastusin nyo. Pangatlo, eto. Mandatory drug test sa lahat ng tatakbo ng senador sa 2025. Kasi tatandaan natin, ang tao ay makapangyarihan during the election. After the election, hindi na tao tingin sa atin yan. Ano na? Baka hindi ko pwedeng sabihin, eh. Oh. Palitan mo na lang yung O ng E. Oh, yun ang tingin sa atin ng mga politikong iba. Tsaka mas importante pa daw ba ngayon itong kasong kinakaharap ni Pastor Kiboloy kaysa dun sa ano yun, yung magkanong kalsada na yun, pagkamahal-mahal na kalsada, ilang kilometro lang? Baka ginto yung kalsadang yun. Oh, parang 1 billion yata, 1 kilometro. Grabe naman yan. Hindi, alam nyo ito ha, yung tungkol dun kay, kasi di ba yun ang mga intro natin kanina yung tungkol sa kay Pastor Kiboloy. Alam niyo ba kasi ito si Ontiveros, ang totoo dyan, pangalawang term niya na to eh, bilang senador. So, definitely, 2028, kailangan niyang tumakbo for something higher than Senate. So, kaya talagang dahol siya na magpabida-bida sa Senado. So, mahaba yung panahon eh. Alam naman natin, matindi yung tatakbo sa 2028 na pagkapangulo. Eh, walang pambatong oposisyon. So, si ito, si Ontiveros, ang pumuporma sa oposisyon, eh, kita nyo naman yung survey. Hindi ho siya nasama dun sa top 5. So, kulela talaga. Kaya kailangan niya magbida-bida sa Senado. Kaya gagamitin niya ito si Pastor Kiboloy. Hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo, Senator Risa. Imposible. Vice President, malabo ka. Mas lalo presidente, malabo. Baka di na nga makaulit na Senado. Hindi, wala nga pala wala sa na. Senado. Siguro magpahinga muna siya ng isang termino. Magbarangay captain ka, pwede yun. Pero ang style kasi niya nung nakaraang administrasyon kay Duterte, yung huling 3 taon niya hindi siya umatake. Kaya kung makikita mo sa mga nasa na-flash. Siya lang ang edi flash talaga yung dilawan, nakikisawsaw na lang yung mga dilawan ay. Pero may tama yung punto ni ano ha. Isipin niyo, bakit ngayon lang siya nag-iingay ng ganito ka ano? Nung last time siya nag-iingay kasi nga. Meron pa siyang ano, kaya niya pang tumakbong sa Senado. Ito hindi na kailangan na national to eh. So kailangan niya magbida-bida. 'Di ba? So, 'yun talaga. Grabe naman tong comment na to ni ano, Benita de Guzman. Pogi na sa tingin ko si Boss Dada. Sana, si Banat Bay at Coach Oli, mga tisoy. Grabe naman yung tisoy. Dati ba pangit tayo? Dati ba maitim tayo? parang ganoon na sinasabi mo, ha? Punta ka nga dito. Ayan, yan po ang best mandatory drug test sa lahat ng tatakbo. Mako, maganda. Hoy, hindi sila matatakot. Ang daming takot dyan ngayon. Hindi, kasi napakaganda nun ha. Kasi kukuha ka lang ng lisensya sa pagmamaneho.
kailangan hindi ka bangag eh. Oo. Kailangan negative ka sa drug test eh. Yung magdadrive ng bansa mo, oo. May mga issues na alam mo na. Kailangan may magic yan, may magic sarap dyan. Sa mga drug test.